Hi, for today's video tungkol to ulit sa kay Fastcash at sa kay Snap Pera. Kasi marami nagme-message sa akin na yung mga humihingi ng mga referral code sa akin na hindi ko sila nabigyan kasi yung iba nagme-message lang naman sa akin ng referral code din naman sila subscriber, sila pa yung may ganang magalit ako sa subscribe sila para bibigyan ko ng referral code pagka utang nila kay Snap Pera ako tsaka kay Fastcash, nag-unsubscribe sila tapos maya balikan nila ako na ako pa yung pinapagalitan na parang ako yung may-ari ng Fastcash na parang ako yung personnel. Pinapaalala ko lang sa inyo kasi yung sa akin yung sinare ko sa inyo, experience ko lang. Tsaka hindi ko naman sinabi sa inyo na mangutang kayo dito. Tapos yung mga iba, yung mga tinulungan ko, syempre yung mga lifetime supporters ko dyan na humingi sa akin ng referral code. Kaya binigyan ko rin sila. Tsaka araw-araw din naman sila nanonood dun sa video ko. In-update nila ako kung ano ba yung pwede. Tsaka kung ano pa yung katanungan nila. Syempre, tulungan lang naman tayo dito. Pero wag mo kong pagalitan dahil una-una hindi ko sinasabi na ako yung may-ari ng Fastcash. Kaya yung senior ko lang, experience ko lang na siya yung nakatulong sa akin nung oras ng pandemic. Kaya kung gusto nyo lang mangutang, nasa inyo yan. Pero huwag nyo akong pilitin na ganun kasi yung parang akala mo ako yung may-ari. Pareho lang naman tayo nangutang dito. Kung mangutang ka, pwede ako magbigay sa'yo ng ibang experience ko. Kung ano yung hindi mo alam, pwede mo itanong sa akin, pero huwag mo akong pagalitan kasi una-una pinapaalala ko lang, hindi po ako yung may-ari ng Fastcash. Tapos ito, isishare ko lang sa inyo na yung Fastcash ngayon nag-upgrade na. Bali, Snap Pera VIP na sila. Tapos ngayon nag-open sila ng long-term loan na pwede ka magbayad ng simula ng 14 days, 15 days, 90 days, 45 days pala, 90 days, hanggang 120 days. Kaya, ang kagandahan, ginawa pa nila ng tatlong beses. Ginawa na nilang installment. Siguro yung 45 days na sa tatlong beses mo siya pwedeng hulugan, pero yung sa 120, siguro mas marami pwede mo siyang hulugan, depende yan kung ano yung gusto mo, kung anong araw yung dumating yung sahod mo, kung ilang araw ka ba kumikita, kaya ikaw pa rin yung masusunod dito. Tsaka nag-offer sila ng malalaking halaga na ngayon pag ikaw umutang, basta good payer ka lang. Ngayon, halimbawa may dati ka nang nangutang kay Fastcash, pag pinindot mo si Fastcash, lumalabas yan dyan na upgrade. So, pindutin mo lang yung upgrade. Ito yung upgrade na to. Pindutin mo lang yan para mag-download doon sa Play Store. Kasi update nila yung Fastcash mo. Bali yung lalabas dyan, Snap Pera VIP na. Hindi na siya Fastcash Online. Kung di, may Snap Pera VIP. Pero sa Fastcash pa rin naman yan. Tapos may lalabas dyan, kailangan mo mag-agree kung ano yung mga nakalagay doon. Basahin mo muna. Kailangan mo mag-agree sa mga patakaran nila para makapasok ka doon. Tapos may lalabas naman doon. Pagkatapos mo mag-agree, may malaking okay doon na nagpapatunay na ang lahat ng mga gusto nila, nag-okay ka. Pagkatapos, na-upgrade mo na si Fastcash, lalabas na yan dyan na yung pangalan nila is Snap Pera VIP. Yun na yung lalabas dyan, hindi na Fastcash. Dyan yung application na nasa home screen mo, ganun na yun, Snap Pera VIP na siya. Tapos pagka-upgrade mo, may lalabas dyan na Baro Now. Dyan na yan lumalabas sa Baro Now. Ito o, lumalabas dyan, halimbawa 8-5. Tapos makikita mo yung araw na yan, ng kulay blue na yan na papunta sa light tsaka mas dark na blue. Pwede mo siyang laruin, pwede mo siya simula sa 2,000, 3,000, 2,500, ganun, 3,500, 4,000 hanggang 8,500, kung magkano yung hanggang dulo, kung magkano yung hihiramin mo, ikaw pa rin yung masusunod. Tapos yung sa baba naman yan, ayan yung mga numbers of days na pwede mo siyang piliin. Halimbawa, pumili ka dyan ng 15 days, pumili ka dyan ng 45 days, pumili ka dyan ng 90 days, o kaya 120 days, pindutin mo rin yan para na ikaw mismo yung masusunod. Kung ilang beses mo siya pwedeng bayaran, ganun lang. Tapos, pagkatapos nun, nalabas niyan, i-agree mo lang, lalabas na yan dyan, i-verify mo yung number mo, kung anong number na ginagamit mo doon sa account mo o kaya dati ka nang nag-apply, yun pa rin yung ilalagay mo.
Tapos pagkalagay mo dyan ng number mo, lalabas yan dyan. Pagkatapos mo maglagay ng number, pindutin mo yung verification code kasi isesend nila doon sa number na pinasok mo. Isesend nila yung verification code doon na tatlong numbers. Tapos lalagay mo yan dyan sa box, tsaka isend sa kanila na nagpapatunay na ikaw mismo yung may hawak ng number na nilagay mo dyan sa number. It's an hiningi nilang number. Tapos, pag nakuha mo na yung code, dinesend mo na. Ito na yung lalabas dyan. Lalabas na yan dyan. Yung loan amount mo. Nakikita mo, ito na yung lalabas dyan. Yung loan amount mo. Halimbawa, ito yun. Halimbawa, yung loan amount mo, nakalagay dyan kung ilang days mo siyang babayaran. Meron dyan 15 days, 30 days, 45 days, meron dyan 90 days, meron din dyan na 120 days. So, ikaw pa rin yung mamili. Tapos, pagkatapos nyan, hindi nung nakapili ka na kung ilang days, so, submit mo na yan. Pagka-submit mo, so, lalabas na yan dyan kung ilang araw, halimbawa, ito, nangutang ka, halimbawa, gano'n na yan. Tatlong hulog yan na installment, halimbawa, pinili mo yung 45 days, magiging installment yan ng tatlong beses. Tapos yung unang beses na halimbawa nung utang ka, ito yung lalabas dyan, 8.5 yung inutang mo. Tapos lalabas yan dyan na ang amount na loan amount mo is 8.5. Tapos yung loan term mo siya nagiging 45 days. Tapos yung total repayment mo, 10,254, medyo malaki lang siya. Pero ikaw pa rin naman yung kung gustoin mo pa rin mangutang dahil ganun kalaki. Pero iba, syempre sa kagipitan, tsaka kailangan mo din minsan. Wala kang magawa. Tapos yung schedule naman ng pagbayad mo, ganito yon. Yung unang due mo, magbibilang sila ng 10 days or kaya 15 days simula nung nanghiram ka. Tapos, syempre, yung unang, halimbawa, yung date na, yung unang paghulog mo, simula nung nangutang ka, magbibilang sila ng 10 days or 15 days. Yung, halimbawa, lagay natin, April, April 10, halimbawa, ganun. O kaya, April 10 ka halimbawa kasi 15 days sisimula nung mag-utang ka, bilang ka halimbawa yung unang due mo is April 10. Tapos yung unang mong babayaran is 3,417 kasi yung principal niyan is 2,567. Tapos yung interest niyan is 805 kaya yung total ganon yung 3,417. Tapos yung unpaid mo na balance magiging 8.5. Tapos yung pangalawang hulog mo naman April 25, diyan ka na naman maghulog after ng 15 days, limbawa lang yan. Tapos yung principal mo naman nagbabayaran is 2,824. Tapos yung interest niyan is 593. Tapos kaya siya nagiging 3,417. Yan yung babayaran mo. Tapos may balance ka na naman ng 5,933. Yun na yung pinaka-last. Halimbawa, bibilang ka na naman ulit ng 15 days. So, yung last payment mo na sa May 5. Tapos 3,109 yung last na payment mo. Yung pinakatubo nun, 311. Kaya yung total ng hulugan mo na last na 3,420 para mabuo mo yung 10,254. So, ganun kalaki. Ganun kalaki yung kinukuha ni snapera na tubo. Tapos, yung gagawin dyan nila, halimbawa, may mga late repayment ka, sa late repayment ka, papatungan ka nila lang 2% daily basis yun. Tapos, halimbawa, sa late repayment mo, may late repayment fee sila na kinukuha na 3%. One-time deducted lang yun. Pero, halimbawa, yung one-time deducted na yun, babawasan nila yung next loan mo sa susunod na nag-reloan ka, babawasan nila ng 3%. Imbis na yung 8.5 mo, mapupunta ka sa 10,000, babalik ka ulit sa
Ganun lang yun. Tapos yung good payer ka, halimbawa pag good payer ka, yung mangyayari dyan, may mga reward ka na matatanggap na 150. Tapos halimbawa kung good payer ka na sa kay Fastcash, meron ka pa rin matatanggap na mga halimbawa, hindi naman siya ganun, mga tag 5% na discount. Halimbawa ng utang ka, may discount ka na 5%, binabawas nila yan halimbawa pag nagbayad ka sa inutang mo. Babawas nila yan dyan. Bali, hindi mo siya matatanggap ng cash. Pero dun kanila ibabawas kung nag-loan ka, tsaka mo yan makukuha. O kaya pag nagbayad ka, tsaka mo yan matatanggap na dun nila ibabawas dun sa binayaran mo. Dun sa mga total ng babayaran mo, dun nila i-deduct. Yan yung mga reward na binibigay nila sa'yo. Ito yung makikita mo pag may reward ka. Pipindutin mo yung account mo, malalaman mo dyan mo yan. Makikita yung mga reward mo. Makikita mo dyan kung magkano yung balance mo. Yung mga total na repayment sa bill mo. Yan. Yung balian yung account. Yung makikita mo sa ilalim ng application na yan. So, ganyan na lang muna guys para at least nasagot ko yung mga tanong ng mga nagagalit dyan. Kasi akala nila kasi ako yung may-ari ng Fastcash. So, sana yan nakatulong sa inyo. Pero, yung mga nanghihingi sa akin ng referral code, yung iba hindi ko kasi binibigyan. Kasi sumisipot lang naman dyan sa channel ko para lang manghingi ng referral code. Tapos ako po yung pinapagalitan pag hindi agad-agad nakapag-reply. Busy din naman ako. Hindi ko naman agad dyan masagot yung mga ano nyo. Kasi naglalagay lang ako ng time. Halimbawa sa gabi, nag-message kayo sa umaga, sa gabi ko pa yun masasagot kasi minsan marami rin ako ginagawa. Kaya yung iba nagagalit at kasi nasagutin yung ganun. Tapos ako yung pinapag-realitan nila. Akala kasi nila ako yung may-ari ng Fastcash. So pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi po ako. Pali ako, kung gusto nyo manghiram tsaka hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, pwede ako magbigay sa inyo ng mga tips. Pwede ko rin paggamit yung referral code ko sa inyo. Pero yun sana naman yung mga nanonood ng video ko na tuloy-tuloy nagsusuporta sa akin, pero hindi yung hindi lang yung basta ka lang sumipot doon tapos ako pa yung pagalitan mo. So yan na lang muna guys, pero pag bagay ka sa channel ko, please subscribe, paki-like and share na rin kung nagustuhan mo to, tsaka sana nakatulong din to sa inyo. So sa may mga katanungan dyan, kung paano magbayad, papakita ko sa inyo next video ko kung paano magbayad. Kasi ang hirap lumabas kasi medyo malayo yung machine ng 7-Eleven. Pwede kayo magbayad sa 7-Eleven, tuturuan ko kayo kung paano. So yun na lang muna guys, basta may referral code kayo, pwede kayo magbayad sa 7-Eleven kahit saan, basta meron na kayo referral code na galing kay Fastcash, oras na magbayad na kayo. Sa sunod na video ko, yun yung ipapakita ko sa inyo, yun yung ituturo ko sa inyo kung paano, tsaka pati sa Imlolir kung paano nyo gawin. So yun na lang po na guys. Bye.